Mabelco, Sir Vince, how do you manage your time as a YouTuber / financing officer? Hindi ako financing officer. Or and husband, and my time po for outdoor exercises. How do you manage your time as a YouTuber / nag-work ng regular day job and husband? Seryoso. Seryoso ba ang tanong to? Oh, sige. So, this is how my day looks like. Wow. That's the least thing I could do. Ako na yung nag... Well, siya rin nag-chore sa bahay. Pero, yun, ako nagluluto, ganyan-ganyan. Yan, kakatapos lang ng work ko, guys. Tara. Ako'y gagawa ng merienda dahil ako'y nagugutom na. Ano oras na ba? It's 5 PM. Ganun. Wait. And ano pala? Sara natin yung garahe kasi today, in-install. Ano ba yung nilagyan na ng asfalto? Asphalt yung driveway namin. Pakita ko sa inyo. Wait, sara muna natin. Ay, sinara ko na pala kanina. So, ayan. May espalto na. Gusto nyo makita? Wait. Ito. Huwag natin lumbas kasi. Natamad ako lumbas. Pakita ko na lang dito sa bintana. Ay, ano ba yan? Kita ba? Ayan. So, may espalto na, diba? Ayun. Tapos, ay, ano yan? Naghukay sila. Tapos, 48 hours, which is 2 days from today, bago pwedeng gulungan ng sasakyan nyo. Tara, gawa tayo ng egg salad because I'm so hungry. And today, na-deliver na rin yung upuan namin. OMG! Dalawa na sila kasi diba nung mga nakaraan, isa lang. Can you guys see my video? Yeah. Pero kulang nung isang accent chair. So yun. Na-miss nila i-deliver tong isa. So, yan ba to? So, dalawa na sila. Ayan. Ayos ba? So, ayan. So, yung kulang na lang yung coffee table dito sa gitna. Tsaka, what you call it? Yung sectional sofa dun sa taas. Rakuha tayo. Iklog. Mabot ang itlog dito. Ayan, gawin na natin lahat ng eksada. And then, habang gumagawa, sasagutan na tayo. Wait. Pwede pala itong cooking show eh, no? Welcome to my cooking channel. Cooking channel? Wait. Alexa, set a timer for 15 minutes. 15 minutes, starting now. Ayan, so, habang tayo ay nag-aantay, magsasagutan na tayo, guys. Dilim ba? Ayan. Lock muna natin yung pinto. Ayan, game. Mga pinagsasabi nyo dito. By the way, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. Gumagawa ko ng iba't ibang vlogs about yung mga Buhay America series, ganyan. And then, sa Instagram naman, doon ko ginagawa yung mga brand collabs, ganyan, product reviews, and all that. Ba't ako gumagawa? Ang baba kasi. Yan. Okay, Waray Kwarta. Importante talaga ang lokasyon. Bahay namin nabili ng 280,000 last 2013. Ngayon, ang estimated value ay 500 to 600K. Ba? Ayos ah. Walking distance halos lahat sa school, hospital, city center, etc. Tapos, tourist area din. Nice! San pala yan, if you don't mind me asking? Maray kwarta ulit. Ang stock market, ito guys ah. Ang stock market, Sir Vince, meron cheat yan. Ay, may cheat pala yan. Hindi buy low, sell high. Ay, mali pala ako. Sorry. Pero yun kasi yung thinking ko eh, buy low, sell high. Kasi mahirap malaman kung saan ang low ng isang stocks.
cellphone option lang muna hanggang mag-execute. Tapos kapag mag-execute na cell weekly covered call. Less stress pa, hindi mo kailangan i-monitor araw-araw. So guys, ayan na. Meron tayong tip galing kay Waray Kwarta. Next, JM. Hi Kuya Vince. Hello. Graduating na po kasi ako next year and I'm planning to work sa US since I have distant relatives there, cousins and tito, tita. May companies po ba dyan na nagsusponsor ng H-1B visas para sa mga fresh grads? If need ng work experience, pwede po ba if part-time lang since magpa-part-time po ako dito sa Pinas starting my final school year, fourth year. Salamat kayo Vince, more power po sa inyo. Salamat JM. To be honest, wala akong alam na company na nagsusponsor ng H-1B for fresh grad. Meron akong kilala na na-sponsoran niya ng H-1B, pero meron na sa mga previous, yun nga, years of experience. So, I would suggest, kasi nga, personally, wala akong alam na nagsusponsor ng H-1B. Gaya na sinasabi ko, syempre, di ba yung mga employers naman, syempre, mas ipaprioritize nila yung someone na nandito na, yung may experience. So, tell me, bakit ikaw yung kailangan nila piliin over dun sa meron na experience, sa nandito pa, di ba? So, if I were you, kuha ka muna na experience. Kahit part-time siguro, pwede yun. Kasi experience pa rin naman yun eh. So, let me know. Ipon ka mo na experience, then let's start from there. Next is Zaira Denise. Present! Updated na ako ulit. Kaka-binge watch Kuya Vince. Standby na ako sa spag-sked ng aeroplane. No! Congrats! Grabe! I'm so excited for you, Zaira. For real, talaga na-excited ako kasi I know the feeling. By the way, congratulations sa new house po. Stay safe and God bless. Maraming salamat, Zaira Denise. P.S. Thank you po sa palaging pagsagot sa inquiries ko sa IG. Anytime. Chat mo ako anytime. I mean, I don't mind. Talagang my pleasure. Cricket Aya. Sir Vince, may question po ako. Matipid ba talaga sa ilaw ang mga bahay at apartments dyan? Kasi madami ako pinapanood ng mga vlogs in US and mostly lamps ang gamit na ilaw and walang center light na mismo nakakabit sa ceiling. At yung mga ilaw parang di naman ganun ka, di ganun ka bright. Ang dilim tignan. Nagtitingin-tingin din kasi ako ng mga apartments which is near my employer in Jersey. Anyway, NVC fee bill stage na ako with my EB3 process. Congratulations! Malapit na yan, swear. As in, pag nandiyan ka na sa fee bill stage, mabilis na yan. Hopefully, bumilis ang process. Bibilis yan, promise. Nung kami rin, nung nandiyan kami sa stage na yan, parang urong sulong yung priority date, ek-ek, ganyan, diba? Pero nung fee bill stage na, parang mabilis na siya. Promise. Thank you, Sir Vince. God bless. Maraming salamat, Cricketea. Actually, to answer your comment, napansin ko rin yan noong unang dating ko dito. Sabi ko, bakit ganun? Parang yung lalo dun sa, kung mapapansin nyo dun sa una kong vlogs dito sa US, dun sa apartment namin, yung walang center light, yung kumbaga ito, ayan ganyan, walang ganyan. Normally, puro lamp lang, tawag dito, floor lamp lang. Napansin ko rin yun, sabi ko sa asawa ko, sabi ko, bakit ganun dito, walang ilaw? Hindi ba sa Pilipinas, uso yung mga pailaw na ganyan? Ito, papakita ko sa inyo nga. Punta tayo dun sa studio. Wow, studio. Okay, 14. And for example, dito sa lounge. Ay, ang liwanag. Wait, yan, walang, ano yan, walang ilaw. Center light. Yun yung ibig mong sabihin, di ba? So, yan, walang ilaw. So, ano lang, magbibili lang kami ng floor lamp dyan. Same dito sa isang kwarto. Pakita ko sa inyo. Yan. Wala rin, di ba? Walang ilaw yan. So, floor lamp lang yung bibilin. Parang ganun. So, ganun yung mga bahay dito sa Amerika. Dito rin sa office, studio. Wala, oh. Di ba? So, ang pinaka-ilaw ko, yung mga nilagay kong strip lights, tsaka itong mga, ano ba tawag dyan? Softbox lighting. So, yun. So, tama yung, tawag dito? Tama yung sinasabi mo, Cricket Aya. Pansin ko rin yan. Okay, next is Francis Franz Franco. Idol Rafi. Ay mali, idol din pala. Nice house. Huwag ka lang magpakain ng mga itik, ha? Huwag sobra inom sa bar. Bakit itik? Parang iba yun, ha? Huwag pakain ng itik sa, ha? Huwag sobrang, ano, inom sa bar. I'm a casino dealer here. May malapit po bang casino dyan? Willing to work there at sana mapansin application ko sa LinkedIn. At sana sila na din umayos ang visa ko. Oo, minsan naman ganun. Meron sila talaga yung ayos. Ang kailangan mo lang ipasa yung interview.
Wishing na matapos sa pandemic, sarado pa kasino sa Pinas. At talaga, yung ano, Resorts World Manila. Sarado ba? Or yung Solaire, ano ba? Sarado pa sila? I didn't know. Always watching your channel, Idol. Minsan ay inip kasi 1 week ang pagitan. Huwag ka ma-pressure. God bless you and si YP Idol. Maraming salamat, Francis, brother. So yun, sana makuha ka na dun, makuha ka dun sa LinkedIn na ina-plan mo sa casino dealer. Merong casino na malapit dito, swerte namin, no? Kasi marapit, merong casino dito. Dito naman, hindi parang Pilipinas na kahit saan may casino, ganyan. Dito may certain na lugar lang. Kunyari, di ba nga sa Vegas, dun talaga, nandun mga casino. Dito sa Illinois, hindi ko alam, parang 3 nga lang yata yung pinaka-casino na matatawag dito, or 2 nga lang yata eh. Correct me if I'm wrong, feeling ko 2 lang yung talagang malaking casino dito. Baka nga 1 lang. Tapos yung mga ano, yung mga, ano tawag doon, e-games ba tawag doon? Meron, marami naman, pero yung legit na casino, yung pinaka-alam ko parang, actually parang 1 lang pala, malapit dito sa amin. Pero hindi mo naman ka-casino eh. Ano lang ako, tamang tong its lang, madjong, yun yung mga alam mo yun. In between, ganyan. Don't mind my comment. Tara mag-inuman na sa mini bar. Tara na. Carol Badwa. Nanonood ng ano? Alam mo na yun. Puro vlogs mo lang pinapanood ko, Kuya Beans. Yan, dapat ganyan. Ingat lagi, Kuya. Dito lang kami. Susuporta. Hand ka sa lahat ng vids mo. Stay safe. Stay safe too. Regards to May. Nox. Diba, kilala ko na kayo. Don't mind my comment ulit. Kuya Vince, may mga ka-work ka din po bang mga Pilipino? Sa pinaka-team namin, sa department namin, ako lang yung Pilipino dito sa Chicago. Ha? Meron kami mga counterparts sa Pilipinas. Ang weird pa dun kasi yung iba dun, ka-work ko sa ING dun sa previous company ko nga dyan sa Pilipinas. Tapos nakaka-chat ko siya, siyempre may chat diba sa office. Ang weird lang kasi kalaro ko pa yung isa dun sa badminton. Iba doon na kalaro ko ng football. So parang ano ba yun? Small world. Tapos nandito ako. Tapos kayo na dyan. Wala lang. Amazing. So pero to answer your question, walang Pilipino doon sa pinaka-department namin. Ako lang nagre-representa ng Pilipinas. Hi, it's me. Yes, Vince. Once US citizen ka na, you can petition your siblings. Then pwede din makasama mga spouse nila at anak. Basta below 21 years old. Yes. So guys, kung meron kayong gusto malaman yun, tama yung sinabi ni Hi, it's me. F4 category yun. Oh, F4 pala yun. Oh, baby. Pero seryoso, oh, F4 pala yun. Now I know, thank you. Meet tayo pag nandyan na ako, kaso Cali ako, makalayo mo naman. Pero pwede rin, kasi parang every year kami pumupunta ng Cali. Wow, oh, dami pera yun. No? Kasi may mga relatives ako sa Cali. Parang lahat naman tayo may kapamilya sa California. Kasi parang, ano yun eh, yung California, parang ano yan, extension ng Pilipinas yan. Nandun lahat ng Pilipino. John Dale de Mayuga, yung bagong upload. Ingat po dyan lagi, Sir Vincent. Stay safe, stay healthy po kayo dyan lagi. Godspeed po as always. Salamat, John Dale de Mayuga, sa suporta. Justin Yedrix, tanong ko lang, Kuya Vince, kung pag nag-apply ka ba sa agency, ikaw mamimili ng state or city na pagtatrabuhan mo? Hindi. Well, in a way, oh, kasi bago ka naman mag-apply doon sa a-applyan mo, normally, sasabihin nila kung saan city and state. Pero minsan, kung ano yung opening, pag walk-in mo doon sa agency, yun na yun eh, kahit saan ka naman pupunta. Unless, pipili ka talaga na pag nakita mo yung lugar, yung tawag dito yung employer, kasi sasabihin naman, yun, pwede ka pumili, pwede mo naman applyan, pwede hindi rin. So, nasa sayo rin yun, actually. Mabel ko, Sir Vince, how do you manage your time as a YouTuber / financing officer? Hindi ako financing officer. Hindi ako financial officer. Nasa ano lang ako, corporate world, nasa finance, ganyan, banking, or and husband. And my time po for outdoor exercises. How do you stay in shape? Loko to ha. How do you stay in bad shape? Some advice naman dyan, Sir Mabel. How do you manage your time as a YouTuber / nag-work ng regular day job and husband? Seryoso. Seryoso ba tanong to? O sige. So, this is how my day looks like. Wow. Meron akong 9 to 5 na job, syempre. Tinatawag 9 to 5 job kasi nga regular na office, pero ang work ko is 7:30 a.m. to 4. 'Yun, after work ko, konting pahinga lang. Doon ako nagvo-vlog. Tapos after ko mag-vlog, ini-edit ko kagad. Hindi ko na, pero may mga time na hindi ko kaya talaga edit agad. Pinagpapabukas ko. Pero I make sure na kapag nag-edit ako, ay nagvo-vlog ako, edit ko kagad tapos upload agad. Kaya yun, after ko nun, yun, nag-chore sa bahay, home improvement, ganyan-ganyan, bilang ang dami pang kailangan gawin dito. And husband, paano ba? Yung ganun, ako yung
bilang yung si wife, malayo yung work niya. Sa talaga yung malayo work kasi nurse nga siya. Basta malayo work niya kasi galing kami Chicago, di ba? Yung work niya dun pa rin. Yung drive niya everyday. That's the least thing I could do. Ako na yung siya rin nag-chore sa bahay. Pero, yun ako nagluluto, ganyan-ganyan. Most of the time siya yung naglilinis kasi tamad ako maglinis ng bahay. Pero tinutulungan ko din siya. Ah, ito. Buti na lang nakabili kami recently ng itong amazing. Hindi ko mapapakita kasi hindi pa kami naglilinis eh. Itong Roomba. Ayan. So, meron siyang sarili niyang duck. Iaano niya yan. Aalis yan dyan. Gaganyan. Ganyan yan buong bahay. Yun yung maganda. Vacuum siya actually. So, iikot siya. In short, iikot siya ng buong bahay. Tapos pagtapos na siya dito sa second floor, malamang hindi naman niya kaya umakit sa hagdan. So, inaakit namin siya. So, yun na yun. Nabawasan na kami ng gagawin bilang smart home nga ito. Kinarira namin. So, sabihin mo lang sa kanya na, hey, Alex. Baka marinig ako eh. Alexa, tell ganyan Roomba to clean the house. So, diretso na yan. Lilinisin niya na. Amazing, diba? Babalik na rin sa yung maganda dun. Pag, ano na, nalinis siya na yung buong bahay or pag lobat na siya, automatic siyang uuwi dyan sa dock niya. And then, yun. Amazing, diba? Very first world. Ganyan. Time na. Wait lang. Alexa, stop! Ayan, paanin muna natin. Palamigin natin ng konti. So, ganun lang. Ganun lang yung ano ko, mabil. Tuloy-tuloy lang talaga. Actually, parang wala kang pahinga. Work muna, and then after work, yun nga konting pahinga. Laro-laro lang Mobile Legends, nanonood TV. Nag-ano na ako. Doon ako nag-vlog, nag-edit. After that, chores sa bahay, luto, ganyan. Ganun lang yung routine ko actually. Tapos weekend, naaya ko yun, yung katropa natin si Jay, sagiinom kami dito or minsan sa kanila bilang malapit lang sila dito. So yun yung isa sa mga reasons ba't kami bumili na bahay dito kasi maganda yung location and malapit sa relatives namin. So yes, actually yun, relatives namin, relatives ni wifey. So yun, outdoor exercises, yun sobrang bihira lang yun. Hindi ako... Pag meron lang talagang time, hindi ko sinasayang. So ayun, let's put it that way. Parang hindi ako nagsasayang ng oras. Ganun na lang. Kasi time is gold. So sana nasagot ko yung tanong mo, Mabel. Kim Crisostomo, classmate, don't skip ads. Yan, ganyan. Huwag kayo mag-skip ng ads. Edman, thanks for the enlightenment, idol. My partner and I are also looking to buy a house na rin kasi. Pero dito sa Bay Area. Nice, mahal dyan. Pero maganda dyan. Mainit nga lang. Prices are a lot higher pero napagandaan namin with down payment and good credit history. Totoo, so kailangan talaga maganda yung credit history mo and yung meron kang pandown. So at least good for you guys, congratulations Edman. Pero yun nga lang, not sure what other factors to consider. Salamat talaga and more power to your vlog. So yun, yun lang suggestion ko. Consider mo yung location, yung school talaga kung may anak man kayo. May anak na ba kayo? Consider mo yung school district. Ito ano ha, tip ko lang. Wag mong masyado i-consider yung location sa work kasi yung work naman, well, yeah, forever, ganyan. Pero yan yung it pays the bills. Pero dapat hindi yun yung mag-determine kung saan kayo bibili ng bahay kasi at the end of the day, parang yung pinakabahay yung nagmamatter, hindi yung work. Gets mo? Dapat yung work, ito, ganyan. Yung work dapat yung mag-a-adjust sa inyo, hindi ikaw yung mag-a-adjust sa work. Does that make sense? Ganyan. So, ganun. Guy na to, si wifey, malayo yung work niya. Ako malayo na yung work ko. Pag bumalik na ako sa office, bilang naka-work from home pa ako, malayo yung bahay namin sa work. Pero, okay lang. Kasi kung yung uuwian mo naman is, hindi sa paghihimamayaman, kung ganito kaganda, di ba? So, gaganahan ka. In short, mamomotivate ka. Di ba? So, ganun yun. Dapat yung work yung mag-a-adjust, hindi ikaw. So, kung hindi talaga kaya, maghanap ka na ibang work na mas malapit sa bahay nyo. Easy. Babalatan ko lang tong mga to. Yan, tuloy na nga natin habang nagbabalat ako para multitasking. Next is Kevin Lucas. Yan, Kevin Lucas, tropa ni YP to ah. Very nice, Sir Beans. Maka, Sir. Sir Lucas, Kevin. Kevin Lucas. Kilala kasi kita sa Lucas eh. Kamusta na kayo regards sa wife mo? Regards on behalf of Katrina. Hope to see you both. Hope to see you guys soon. Hope to see you soon too. Kamusta dyan sa UK? Diba? Saan part nga kayo ng UK? Yan, grabe. Maganda rin dyan, diba? Kumusta kay wifey? Sana lang basta naman dyan sa vlog mo. Baka marinig. Tas taas eh. Alam mo yan, hindi siya artista, ako lang artista. Joke. So, malabong lalabas siya sa mga ganito. So, yun. Raymond Galang, Idol Rappi is shaking. Uy, grabe naman kaya naman kay Sir Rappi na may 20 million subscribers.
isa ako sa rason bakit yumayaman din si Rafi kasi ano eh, updated ako sa mga ano niya. As in talagang pinapanood ko lahat. Wala yata ako na-miss, promise, na episode niya. So sana ganun din kayo sa akin. Ganda na minibar. Thank you so much, Raymond Galang. So yun lang yung mga comments natin today. Magbala tayo ng kaitlogan kasi ito yung gusto kong merienda today. Egg salad, you know. Ayan, nabalatan ko na yung anim na itlog lang. And then, lagyan natin ng, lalagyan to ng ano, mayonnaise at ng, kung dito, Dijon mustard. Hindi kailangan ng kimchi. Oh, yeah, itong green onion. Lagyan natin dalawa para masaya. Green onion, yun lang. Actually, we also need salt and pepper. Saan yung pepper? Lemon pepper, hindi lemon pepper. Sage. Ito, salt. Pepper. Yan. Then, actually, dudurugin lang siya, guys. Tara! So, ayun na. Pinaghalo-halo lang yung mga ingredients. Yun nga, yung Dijon mustard, mayonnaise, green onion, salt, pepper, at syempre itlog. Tapos, kinagatan ko na yun, no? Papalaman natin siya sa bread, syempre. Sarap to, guys. Try nyo. Sa mga hindi pa nakaka-try dyan ito, masarap. I swear. Pag natikman nyo to, parang kalimutan nyo na yung pangalan nyo. Oh. Ang daming palaman. Patay gutom. Joke lang. Sarap. Sarap din ng tinapay. Actually, pwede nga nito sa kanin, eh. Or papakin lang ganyan. Ang sarap. So, mamaya, ano tayo? Para tayong videographer sa kasal. Same day edit. I-upload ko rin to. Edit, upload. So, ngayon ay Tuesday ng hapon. So, i-edit ko ngayon. Mapapanood nyo Wednesday sa Pilipinas. So, ganun. Same day edit. Siyempre, mas masarap yan kapag merong Coke. Joke lang, bahal mag-Coke pag weekdays. Kasi may bigat na ako yan. Ano na lang. Yung parang iced tea. Itong Arizona. Makunti lang ang calories, o diba? And then, kuha tayong yellow. Ganyan ako mag-yelo para matunaw at mas maraming tubig. Ganun. So, patay uhaw eh. So, yun ha. Ayoko na munang pahabain ito ng todo, no? Maraming salamat sa mga nag-comment. Umuyapin, no? Maraming salamat sa mga nag-comment. As always, alam niyo na kung sino kayo. Hindi pa kayo nakasubscribe, please click the subscribe button. Follow me on my social media accounts. Follow me on Instagram. I will see you on my next vlog. Bye-bye!